Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math. Sa video na ito ay ating bibigyang kasagutan ang katanungan ng ating mga grade 7 na mag-aaral, paano nga bang sinasagutan ang mga learning tasks sa module. This video is focusing on the week 6 of the 4A cube milk-based module for grade 7 mathematics under quarter 1, lesson 6. Meron na rin akong ginawang video about square root. Please check it out. Available na ito sa ating YouTube channel, ang Teacher Mo Sa Math. Ang week 6 ng ating module ay focusing on square root. Meron tayong tatlong learning task na nakapaloob dito. Ang learning task 1 ay nahahati sa dalawa. Ang una ay nasa I part or introduction. Ito ay matutagpuan sa page 24. At ang pangalawa naman ay nasa page 26. Ang learning task 2 naman ay nasa E part. Ito ay nasa page 27. At ang learning task 3 ay nasa A part or assessment sa page 28. Kaya naman, mag-focus tayo sa learning task 1. Ito ang ating makikita sa learning task 1. Hahati ito sa dalawa. Ang una ay meron tayong makikita na chessboard. Count the total number of squares of the chessboard, then prove that it has a total of 204 squares. Ito yung nasa I part. Yung pangalawa naman ay nahahati rin sa dalawa, A and B. Write R if the square root of the number is rational and I if irrational. Meron tayong lima na given. Ganon din sa B, lima din ang given. Between what two integers the square root of the numbers can be found. Mag-focus tayo sa kanila isa-isa. Sa unang part ng ating learning task 1, makikita natin ang larawan ng isang chessboard. Ang kailangan natin gawin ay, una, bilangin muna natin kung ilang squares ba ang ating nakikita dito sa chessboard na ito. Ito ang isang paraan kung paano. Pwedeng isahan lang 1 by 1, pwedeng 2 by 2, 3 by 3, at palaki ng palaki hanggang sa isang buong chessboard. Nasabi rin dito na ito ay may total na 204 squares. Pag binilang daw natin lahat ng squares dito sa chessboard na ito, meron tayong 204 squares na mabibilang. For learning task 1, ang ating kailangan gawin ay we need to prove na talagang 204 ang squares na makikita natin sa chessboard. Magbibigay tayo ng paliwanag o proof na talagang 204 ang mga squares na ating makikita. Meron akong example kung paano ito gawin, kaya naman, panoorin natin ang video na ito. How many squares are there? So, dito sa illustration na to, bibilangin natin kung ilang square ang ating mga nakikita. Let's start. Ito ang una nating bibilangin, yung mga pinakamaliliit na squares. Ang size nito ay 1 by 1. 1 at 1 lang dito. Mamaya, palaki na ng palaki yung magiging sizes. So, yan ay 1, 2, 3, 4. Yan yung ating horizontal, 4. Let's start. Ito ang una nating bibilangin, yung mga pinakamaliliit na squares. Ang size nito ay 1 by 1. 1 at 1 lang dito. Mamaya, palaki na ng palaki yung magiging sizes. So, yan ay 1, 2, 3, 4. Yan yung ating horizontal, 4. Pag vertical naman, bilang tayo, 1, 2, 3, 4. Ang size ng ating square ay 1 by 1. Horizontal ang ating nabilang ay 4. 1, 2, 3, 4. Vertical ang ating nabilang ay 4 din. 1, 2, 3, 4. Ang square ay isang shape na may pantay na sukat. Kaya kung apat ang ating mabibilang horizontally, asahan na apat din ang ating mabibilang vertically. Kaya naman, ang mga squares na ito ay 16. Saan galing ang 16? 4 times 4. 4 times 4 is equal to 16. Bibilangin natin lahat isa-isa, mano-mano itong mga squares na ito. Talagang 16 ang ating makukuha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 talaga lahat ng mga squares na pinakamaliliit or 1 by 1.
Isang technique para hindi na tayo magbilang ng mano-mano ay kukunin lamang natin yung number of squares horizontally at number of squares vertically and then imu-multiply natin siya sa sarili niya since this is a square. Kaya naman, ang summary natin, ang una nating nabilang ay meron tayong 16 squares. Proceed tayo sa ating pagbibilang. Ganyan ang siya kalaki. Ito ay 2x2 naman yung size. 2 squares, 2 squares, 2x2 naman. Kaya yan ay 1, 2, 3. 1, 2, 3. Size ng square natin ay 2x2. Yung horizontal na nabilang natin ay 3. 1, 2, 3. Yung vertical ay 3 din. 1, 2, 3. Kaya naman, ang ating mga 2x2 na squares ay 9. Dahil 3 times 3 is 9. Kaya kung bibilangin natin lahat yan ng mano-mano, 9 talaga yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. 9 talaga siya. Kaya yung ating summary, kanina meron tayong nabilang na 16 na squares. Dagdag natin itong 9, meron na tayong 25 squares. Bilang ulit tayo, mas malaki na. So ito ay 3x3 na sukat naman ng square. 3 yung horizontal, 3 rin yung vertical. Yan ay 1, 2. Pababa naman, 1, 2. Ang ating size ng square ay 3x3. Horizontal na bilang natin 2. Vertical na bilang natin ay 2 rin. Kaya, ang ating 3x3 na squares ay meron tayong 4. Summary tayo, kanina meron tayong 25. Dagdag natin itong 4 na ito. All in all, meron tayong 29 squares. Next, tapos na tayo sa 1x1, sa 2x2, 3x3, 4x4 na tayo. Which is yung kabuuan na nung square. Dahil meron tayong 4 horizontal, meron din tayong 4 vertical. Ang size nito ay 4x4. Horizontal ay isa, vertical ay isa. Syempre, ito ay isang piraso ng 4x4 square. Ang summary natin ay, kung meron tayong 29 na nabilang na squares kanina, dadagdag lang natin itong isa. Therefore, all in all, ang mga square na ating nabilang ay 30. Itong illustration na ito ng square ay may 30 squares. Tulad ng ating napanood sa video, ganoon ang paraan kung paano natin ipoprove na itong chessboard ay may 204 squares. Bibigay natin kung ilan nga ba yung ating mga square na nabilang ng 1x1, sa 2x2, 3x3, hanggang 8x8. At i-add natin sila lahat. Ilan ba yung 1x1 na squares, ilan ba yung 2x2, hangga sa 8x8. Pagtapos nating ibigay ang summary ng ating pagbibilang, makikita natin na 204 talaga ang mga square na ating makikita sa isang chessboard. Sa pangalawang bahagi naman ng ating learning task 1, nahahati ito sa dalawa, activity A at activity B. Tulad ng aking laging nababanggit sa aking mga previous videos, itong video na ito ay gabay lamang kung paano kayong makakapagsagot ng inyong mga learning tasks sa module. Ngunit ang kasagutan ay mananatiling galing sa inyo. Magbibigay lamang ako ng mga halimbawa na kahalintulad ng ating nakikita sa module. Para makita natin kung paano sinasagutan ang activity A ng ikalawang bahagi ng learning task 1, magbibigay ako ng mga halimbawa. Meron ako ritong square root of 49 at square root of 17. Sa dalawang ito, aalamin natin kung sino sa kanila ang rational at irrational. Para malaman natin kung ang isang square root ay rational or irrational, kailangan natin itong i-evaluate. Alamin natin ang kanyang value. To do so, we have to think of a number that when we multiply by itself, the answer will be the radicand. Ang radicand ay yung mga numbers na nasa loob ng radical sign. So, dito tayo kay square root of 49. Anong number ang kapag minultiply natin sa sarili niya, ang sagot ay magiging 49. Yun ay 7. Dahil 7 times 7 is equal to 49. Therefore, the square root of 49 is 7.
At dahil ang square root of 49 ay may exact value, which is either 7 na positive or negative 7, this is a perfect square. Perfect squares have an exact value of square root, eksaktong number, walang decimal, tulad nitong dalawang ito. And all perfect squares are rational numbers. Kaya ang ating sagot ay R. Dahil ang sabi sa activity A ay, isulat natin ang R kung ito ay rational. Kaya R ang ating sagot. Sumunod naman ay si square root of 17. Mag-iisip rin tayo ng isang number na kapag ating minultiply sa sarili niya, 17 ang magiging sagot. Simulan natin kay 4. 4 times 4 is equal to 16. Dahil 17 ang ating hinahanap, kulang pa to ng isa, kaya tatalon tayo sa sumunod na number. 5 times 5 is 25, which is already bigger than 17. Therefore, wala tayong exact number na kapag minultiply sa sarili niya, 17 ang sagot. Kaya naman, square root of 17 is an irrational number. Ang isasagot natin ay I, dahil ang sabi rito ay write I if it is irrational. Ganito natin mga bata sasagutan ang activity A ng Learning Task 1. Ilagay ang R kung ito ay rational at I naman kung irrational. Punta naman tayo kay activity B. Between what two integers, the square root of the numbers can be found. Itong limang ito ay tumutukoy sa irrational numbers. Tulad itong square root of 17. Anong dalawang integers ba yung pumapagitna kay square root of 17? Kung tayo ay gagamit ng isang scientific calculator, ang square root of 17 ay may value na 4.12310 at marami pang iba. Hindi pa ito yung exact value niya, approximation lang ito dahil masyadong mahaba. Ito lamang yung kayang ilabas na numbers nitong scientific calculator. Dahil masyado itong mahaba, i-round off natin ito sa kanyang nearest hundreds. Yun ay 4.12. Kapag ating sinabi na round off to the nearest hundreds, ang ating digits after the decimal point ay dalawa lamang hanggang hundreds lamang. Kaya ito ay 4.12. Square root of 17 ay may approximate value na 4.12. Kanina ating nabanggit ng square root of 17 ay nasa pagitan ng square root of 16 at square root of 25. Ang value ng ating square root of 16 ay 4. At ang value naman ng ating square root of 25 ay 5. Ang value ng square root of 17 ay approximately 4.12. Ito ay nasa pagitan lamang ng perfect squares na 4 at 5. Hindi siya bababa ng 4, hindi rin siya tataas ng 5. It lies somewhere in between square root of 16 and square root of 25. Kaya naman, ang value ng square root of 17 ay mas mataas sa value ng square root of 16 dahil ang 4.12 ay mas mataas kay 4. Ngunit ito ay mas mababa sa value ng square root of 25 dahil ang 4.12 ay mas mababa kaysa kay 5. Ang dalawang integers na pumapagitna kay square root of 17 ay 16 at 25. Ganito natin mga bata sasagutan ang activity B ng ating learning task 1. And that's it for our video for today mga bata. Hangad ko na natutunan mo kung paano mo nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa module. Please subscribe to my YouTube channel and Teacher Mo Sa Math for more contents regarding Grade 7 Mathematics. Also, like and share this video para mas marami pa akong Grade 7 ng mga bata ang maabot at maturuan. Dahil ako si Ma'am Regine, ang Teacher Mo Sa Math.